Ayan, Diyos ko rin, salamat po. May cameraman pa ako. Ayan, si Papa. Si Papa Jason pa naging karing po sa Galitos. Sa kalam. Ayan. So, ayan po. Tapos na po. Actually, marami rin nagtatanong kung kailan din daw ako interview ni ano. Ang dami. Ang dami. Sabi, kailan ba schedule mo kaya, no, Papa Dan? Sabi ko, soon. Sabi niyo po. Antayin niyo mo kung ano, mag-upload. Ay, di pa naman ako mag-ano. Bago ma-upload yan. Oo naman. Wala, hindi pa. Di pa. Matagal pa to. Okay. Walang talent din niya. Ay, ito, mahal. Nakatayo na, pero mahal. Ngalay na, ngalay pala. Ayan pa yung cameraman ko. Si Papa Benty Boy. Yan. Nangangailangan di magsasawa. Nathan Cute Vlog ang hanapin mo. Basta mga kalinga pa'y asahan nyo. Nathan Cute Vlog. Paano yun? May review na ako. So paano yung pang-ano ko, pang-monthly ko dun sa siyempre sa bata, pag-inigay. Sabi niya, sige, for the meantime, bibigyan muna ka ng 15 days monthly. Okay. Tapos sabi niya, sige, dito ka na. Libre ka na lahat. Tapos may monthly ka pa na ayuda. 15 days? Anong 15 days? Ano? Monthly pala. Bibigyan na ako ng 15,000. Ah, monthly. Mm-hmm, 15,000. So, gano'ng katagal po yun naging ano? Actually, ano lang ako nagtanggap no kay Kuya Bal. 2 times lang ako nagtanggap. So, 2 months lang. 2 times lang ako nagtanggap sa kanya ng ayuda niya sa akin na 15,000. Kasi, naging okay naman ang takbo ng channel ko. Sabi ko, Kuya Bal, yung 15,000 na ibibigay mo sa akin, ibigay mo na lang ulit sa mga panibago na gusto rin mag-ano, na gusto rin maging charity, kaya lang walang financial. Kaya sabi ko, okay naman yung takbo ng YouTube ko. So, i-stop ko na yan. So, ako yung una-una talaga nagsabi kay Kuya Bal na gano'n. Na huwag ka ng ano, bigyan one-one. So, Sir Nathan, yung YouTube mo ba dati? Yun din yung YouTube mo hanggang ngayon? Oo. Ako lang yung bukod tanging, hindi sa pagyayabang eh, no? Ako lang yung bukod tanging kalingap na pumunta dun sa Kalakuya Bal na mayroon na akong subscribers na 18,000 something. Mataas na kagad. Yes. Tapos, mas tumaas pa po nung naging point na kayo ng kalingap. Oo. Nagulat ako. Sobrang nagulat ako ng bunggang-bungga nung nakita ko yung kitaan. Opo. Actually, kumikita naman ako dati, pero hindi sa ganung kalaki. Katulad ngayon. Oo, kasi ang kita ko kasi dati, kami po, hello, Mr. Benty Boy! Mr. Benty Boy! Picture daw kayo. Tapos na po yan. Malulula ka sa kitaan. So ano pong ano, ginawa nyo nung kumikita kayo ng ganun kalaki? Ano pong... Pumunta ako sa amin sa Torsogon. Doon din ako nagpamahagi. Wow, senior mo po talaga. Yeah. Eh wala talaga akong naipon. Hanggang ngayon lang. Paunti-unti. Paunti-unti. Oo. Pero kung ako talaga, kung sabi ko kung yung pera na yon, sinarili ko na. Ay, Diyos ko dahil. Meron na akong house in lang. Yun. Pag siya laki naman. Yun na, ipundang sa sarili niyo. Ay, hindi. Okay lang. Okay lang. Kasi kumbaga kung ano yung inano ng Kuya Bal. Kumbaga yun, yung inano namin. Masaya ka naman. Oo naman. Siyempre. Masaya nga ako sabi ko dati sa trabaho ko sa security guard, magkano lang kinikita ko. Nagtagal ka po. Nagtagal ako, nagsaga ako ng gano'n. Tapos marami pang boss, sakit sa ulo. Sama. Dito sarili ko yung oras, wala akong boss. So, Sir Nathan, may tanong lang po ako. Ay, any question. May ano po kayo? Boylet? May anak po kayo? Oo, may yunakis ako. May asawa po kayo? Yes, pero separate na po. Ah, okay. Mm-mm, separate na. Because nagkaroon kami ng isang anak, babae. Pero nasa akin yung anak. Nasa inyo po? Nandito rin sa Daet? Nasa Tanay Rizal, sa nanay ko. Pero sinusustentuhan niyo po? Oo. Sir Nathan, yung pagiging ganyan niyo po ba? I mean, yung kunyaring pagiging Becky niyo? Uy, Diyos ko, hindi ba halata? Ano po ba ang dahilan bakit po ganyan yung ano niyo? Hindi, nagsimula kasi yun nung ano, doon sa bibang-bibang ko. Ah, okay. Inobserbaran ko siya. So, mas marami ang nanonood pag ganyan. Parang mas kwela, mas opo, enjoy sa kaysa dun sa natural opo na talagang barakong-barakong. Na ikaw talaga. Kahit ka sa mga video namin, di ba? Kung di na ako magaganto-ganto, di ba? Parang boring naman siya. So parang nakakasanayan na ng mga tao. So yun ha. Pero sa nilang, ano po kayo? Straight? Ano ba yan? Kailangan mo tanongin mo? Para alam po sa mga siguro, mga nagbibigay. Oo naman. Actually, marami nagtatanong yan sa akin. Ito, so ito po yung malilaw na sagot. Straight po kayo. Maraming nagtatanong sa ganun kung ano daw ba talaga ako. Tinatanong ay sinasagot ko na lang sila pang pero. Eh kung ano sa tingin nyo yun ay yun? Go na. Bakit na po sila mag-isip? Ano talaga? Kung baga ano lang yun, character parang ganun. Parang character lang. Mm-hmm. Paano nyo po natutunan yan?
paano niyo nasimulan yung ganyan personality na to? Nung bata po kayo, ganyan na talaga. Ano na siguro, kasi lagi lang ako nasisipan ng tatay ko dati, kasi malamya-lamya ako. Pero hindi ka naman po na, nagkaroon sige, na... Sige, dyan na kayo! Na maging, hindi, I mean, maging ano, matuluyan sa ganyang personality. Dumating din po. Masagit ako. Siguro nung ano, nung sa ano ako, nung sa seminaryo ako. Ano po nang... Na, siyempre, di ba, seminaryo puro lalaki. Opo. Di ba, puro lalaki. Dun ka talaga ma... Doon talaga masusubok yung pagkatao mo kung lalaki ka talaga o babae. Mm. Kasi puro lalaki, siyempre mga gwapo, paramihan mga seminaryan. So gwapo. Ano po nangyari? So doon ka talaga matitin siguro kung talagang kung para saan ka. So ano po nangyari? Nalaman yung ano, lalaki talaga kayo? Hindi ko pa rin maano eh. Hindi ko pa rin siya maano. Hindi ko pa rin siya hindi marami akong ano doon. Ito kwento ko nung papasok doon, 'di ba? Siyempre seminaryo mga pagpapare. Opo. Puro dapat mga barako. Nagkaroon kami ng drama-drama doon, eh siyempre ang papel ko bakla. Hindi ginampangalan ko 'yun ng bunggambongga, nagbakla-bakla na kids ng bunggambongga. Kinausap ako ng priso, ng ano ng supervisor, sabi niya Brother Jonathan, 'di ba? Alam mo naman na pag magpapare, 'di ba? Bawal ang bakla. Ala, nag-alburuto ako doon. Sabi ko, eh, masyado pala kayo mapanghusga. Tinignan nyo agad yung palabas na nyo ng isang tao. So, ganito na lang, para hindi kayo magduda, suntukan na lang tayo. Sinong natalo, siyang bakla. Okay. O, ganun yan. Ano po nangyari? Hindi siya pumatol. Pero, sabi niya, remind lang daw na sa pagpapari nga, di ba bawal yung ganun. Dapat, tinanong talaga nila ako. Sabi ko, siyempre, karakter ko dung bakla, eh, di ba bakla-baklaan ako? Okay, tama po. So, nangyari po kayo? Nagbala kayo magpare? Yes, I almost 4 years. So, ano po nangyari? Natuloy po ba? Doon po kasi na-realize na hindi pala ako sa pagpapare. Gusto ko talaga mag-madre. Kaya lumabas. Kasi siguro hindi yung bukasyon ko maging isang pare. Opo. Diba? Kasi may kanya-kanya tayong bukasyon na tinatawag. Siguro hindi para doon. Kaya yun, nag-decide ako. Siyempre may mga nakita rin ako ng mga discouraging sa loob. So nag-decide na lang din ako na lumabas. So ngayon po, kayo po ay full-time charity vlogger? Yes, full-time na talaga. Simula nung nag-resign ako, nang kinuha ko ni Kuya Bal. Ilang taon na po kayo nag-charity dito sa Kalingap? 1 year mahigit na. 1 year. Simula nung pag-resign. So kumusta po ang naging ano, takbo ng YouTube niyo bilang isang Kalingap partner? Yes ko! Maraming ano, maraming hanas. Dahil pong ganap. Oo! Siyempre okay, hindi okay hanggang sa nag-di ba? Alam niyo naman siguro, aware naman kayo sa nagkaroon ng issue. Tapos ito na naman, muli na naman tayo. Kaya sabi ko nga, yung mga nakalipas, mga nakaraan, kumbaga maging ano na lang to, science or experience, pa mga ganun, aral na lang, yung mga ganun. So ngayon, ano na natin, papagtibayin na natin. Pero ang puso niyo pa talaga ay isang Kalingap. Talaga. I mean, charity. Talagang Kalingap. Kalingap po talaga. Oo, solid naman. Kalingap. Kaya nga marami nga silang ano, nung nagkaroon na naglaylo ako, di ba nung naglaylo ako, may kwento ko lang na naglumayo ako. Actually, nag-uusap kami ng ni Kuya Bal. Kami lang ni Kuya Bal na nag-uusap noon. Kung ang advice sa akin ni Kuya Bal, kahit anong iba to, huwag ka lang kikibo, hayaan mo lang humupa ang problema. Kasi lilipas din yun. Pag kami doon, okay na, saka na bumalik. Marami ginads ako, kasi lumayo ako, iniwan ko na doon si Kuya Bal. Hindi nila alam na kami ni Kuya Bal. Kaya si Kuya Bal, saksi yan si Kuya Bal. Nag-uusap kami, dalawa, na... Sabi ko nga, wala akong ibang papakinggan kundi si Kuya Bal. Okay. Wala akong papakinggan kung sino malapit. At sinong malapit kay Kuya Bal, at sinong ano. Wala akong papakinggan kundi si Kuya Bal. Kasi si Kuya Bal lang ang nag-recruit sa akin. Mm-hmm. Siya lang yung kung bakit ako nag-resign ng 13 years. Dahil siya nagtiwala ko na kanya. Okay. Kaya wala akong papakinggan kundi si Kuya Bal. Saka sabi ko nga, wala naman akong rason para kuntrahin ang Kalingap. Kasi sinasabi nila dati, kinalaman ko ng Kalingap. Pumunta lang sa kabilang panig. Masyado lang kasi nila na-judge. Diba? Masyado silang naghusga kagad. Hinusgahan nilang aking kagandahan. Hindi nila tinigyan ng puso. So, Sir Nathan, dumating ka ba sa point ng mga panahon na yan na ang dami mong basher? Gusto mo nang tumigil o huminto sa yung... Actually, hindi naman nagkaroon sa punto na gusto ko na huminto. Nagkaroon lang sa point na ayaw ko na magbasa ng comment. Nasasaktan ka rin po ba? Sobra. Ano diba kahit sabihin natin sa live natin na, bashers lang yan. Okay. Huwag natin magpapigto. Pero behind that, siyempre as a human being, Diyos ko dahi, masasaktan ka. Masakit. Oo. So, ano pong ano, ginawa niyo yung ano? Pinanghawakan ko lang talaga yung advice sa akin ni Kuya Pat. Hindi mo na lang talaga pinansin. Dinibdib yung mga masasama. Sabi ni Kuya, ano. Kaya alam niyo ni Kuya Bal, never ako makita sa live ni Kuya Bal, pero nag-uusap kami ni Kuya Bal. Ni Ate Edna, sabi ko, Ate, di muna ako magko-comment. BGBG lang at kay Kuya Bal. Sabi niya, okay lang yan, dilipas din yan. Huwag kang sasagot sa anuman binabato sa'yo. Okay. Pag medyo malamig na, saka na bumalik. So, mahalaga po ngayon ay okay na lang. Yes, maganda pa
rin akin. So Nita, may tanong lang ako sa'yo. Why? Ang daming question. May tanong ako. Ano ba isa, kung bibigyan ka ng chance na may ibalik ka sa panahon dati, ano yun at bakit? May ibalik? May ibalik. Ano yun at bakit? Uy, napaisip tuloy ako. Para nasa Philippines. Wala alim na tanong yun. Kung wala naman, okay lang. Eh, siguro, kung ano, yung ano lang siguro, pagpapare. Gusto mo maibalik ang pagpapare? Oo. Kung pagkakataon ulit, balik yun na pumasok ako ng seminaryo, itutuloy ko yun. Kasi alam mo kung bakit? Wala ganong issue. Unlike sa labas. Maraming problema, maraming mga hinaharap tulad nito, mga bashers at ayun. Dami. Pero pagpare ka lang, go. Magbuklat ka lang ng Biblia, mag-gumili ka, datong na. Eh paano yan kung nagpare ka, wala yung anak mo ngayon? Okay lang naman. Okay lang. Pero hindi ka naman nagsisisi sa buhay mo ngayon. Ay, hindi. Masaya ako. Masaya ka? Kung ano meron ka ngayon? Oo, masaya ako na may Junakis na ako. Kahit hindi naman nag-work it yung ano namin, relasyon namin ng atawang ko before, at least may Junakis kami nandun sa takis. Okay. Okay yung relasyon namin. And masaya ka naman sa pagiging charity vlogger? Oo naman. Sobrang masaya. Kasi siyempre marami ka. Lalo pa ako, maliban sa nakakabigay ako ng tulong, nakakabigay pa kami ng kasiyahan. Yun, especially tama. Sa mga OFW na mga nalulungkot. Di ba? Pag ganyan-ganyan ko lang, may napapatawa na tayo. Although hindi naman lahat, siyempre, hindi naman natin mapiplish lahat. May mga matuto, may mga hindi. Pero mas marami mga feedback na magaganda. Ayos yan. So Nathan, ano bang goal mo sa yung YouTube channel? Ano ang gusto mong maparating sa mga subscribers mo? Maparating ko yung mensahe ko, ang goal ko, mapalago pa. Mapalago talaga siya ng bunga-bunga. Kasi sabi ko nga, pagka ang channel ko talaga is maging parang stable na. Stable. Yung parang ganun. Doon naman ako sa amin, sa source of God. Pagtutulong. Doon naman ako kung anong ginawa ni Kuya Baldito, yun din yung gagawin ko doon. Parang papalakihin mo lang. Yes, papalaganapin ko kagandahan doon sa source of God. So ano bang expectation ang ibibigay mo sa mga bagong subscribers mo at sa mga sumusuport? Ano bang aasahan nila sa'yo habang tumatagal? Ayan, tuloy-tuloy pa rin pagbibigay ko ng kasiyahan at pagtutulong sa mga kaubayan natin. So hanggang kailan po kayo magiging charity at magiging kalingap? Habang buhay siguro. Wow. Hanggat kaya. Hanggat yeah. May nanonood. Oo, yun. Hanggat may nanonood, siyempre magiging isang kalingap pa rin. YouTuber, kalingap, ganun. Hanggat may nanonood at may nagtitiwala. Wow. So, Morabels, hanggat sa uling hininga ng aking buhay. So Nathan, ano ba ang meaning sa'yo pag naririnig mo ang kalinga? Anong pumapasok sa isip mo? Diyos ko, itipagtulong sa mga mahihirap. Eh, ang Kuya Bal, anong impact sa'yo ni Kuya Bal? Si Kuya Bal talaga, pag ano mo yung Kuya Bal, is talagang ano siya. Actually, wala naman akong masasabi na. Kumbaga parang andun na lahat sa kanya. Ang pagiging isang makatao, importante yun. Makatao talaga siya. At wala siyang ibang inisip kung hindi yung pagtulong sa mga nangailangan. At umatak, paangat sa mga mabababang. Especially sa mga YouTuber na maliliit. Opo. Na mabababa, gusto niya aangat. Mas maganda naman talaga na lahat tayo nasa taas. Lahat magkakasabay-sabay. Yes, diba? Lahat nasa taas. Tama. Mas maganda, mas marami tayo matutulungan pag lahat tayo nasa taas. Ay, ganyan ka rin. Uno mo. Tutulungan mo rin yung lalo mga bago. Lalo pa bang mga gwapo, aangatin ko talaga ng bunggang-bunggang. Paano naman yung mga tulad namin pangit? Nagtatanong si Mr. Bente Boy. Hindi ka naman pangit, Mr. Bente Boy. Gwapo lang ba ang aangatin mo? Hindi, lahat naman. Basta, nasa baba, maganda, tutulungan tayo. Taas. So, Nathan, last question. Sa kabila, sa likod ba ng iyong pagbibigay masaya sa camera, pagbibigay saya sa mga nanonood, meron ka rin ba tinatagong lungkot o problema sa buhay? Ay, hindi naman maalis yan. Hindi maalis. Diba? Sabi nga nila, yung mga ano daw, yung mga taong komedyante, yung mga mas malalim ang tinatagong problema at kalungkutan. So, ganun ka rin po ba? Oo naman. So, paano nyo po nilalabanan or binibigyan ng inspirasyon ng sarili nyo na magpatuloy? Ay, iniisip ko lang, lilipas din yan. Ang lahat ng bagay na nangyayari dito sa atin ay lilipas din yan. Sabi nga nila, hindi na nagbibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi natin kaya lutasan. Tama. Kasi alam ng Panginoon kung hanggang kailan ang kakayanan ng bawat isa sa atin. So bago tayo bigyan ng problema o pagsubok, alam niya na kung gaano lang kalaki, kung gaano kaliit yung ibibigay sa atin na kaya dapat natin lutasan. Tama po. Ganoon. Ano po mensahe niyo sa mga sumusuporta sa iyo at sa buong kalinga? Ayan po siyempre, ang sa mga masasabi ko lang sa lahat na sumusuporta, sa maraming salamat, you know, kasi andyan pa rin kayo sa kabila po ng mga nangyayari, mga negatibo. Although mayroon pa rin pa isa-isa ng mga negatibo tayo natatanggap, pero okay lang yan, morabels lang. Basta andyan pa rin kayo, andito rin ako. Andyan si Kuya Bal, nandito rin kami. Basta tuloy-tuloy lang hanggang sa naabot namin mga kaya, Gorabels lang. Okay. Basta may nanonood. Maraming salamat siyempre sa lahat na sumusuporta. Sa mga bashers naman,
Hello. Ang ganda mo, sabi mo. Ang ganda ko dahil. Kalingap ko. Tikit. Ayan sa mga kalingap naman, siyempre tuloy-tuloy lang tayo, ayan, magpanghinaan ng loob. Kasi actually, madaling sabihin ang pagiging isang kalingap, pero mahirap sa isa buhay. Okay. Kasi maraming mga, hindi ko sinasabi charity ha, hindi ko sinasabi kalingap, maraming mga gumagaya maging isang charity dahil lang sa pangsariling interes, sa pangsariling kita, yung mga ganon, maraming ganon. So ang ma-advise ko lang sa mga ganun, kung talagang charity ang pagiging sa puso mo, sundin natin kung ano yung nasa puso natin. Huwag natin isipin yung kikitain, di ba? Yung bunggit na ganun. Dapat yun sa pagtulong yun talaga. May cameraman o wala? Yes, Rolarits. Salamat po, Sir Nathan, sa isang interview na to. Mm-hmm. Okay, po. You're welcome. Anytime, anywhere. Tayong dalawang go. Thank you, Sir Nathan. Okay. Ayan, Diyos ko rin, salamat po. May cameraman pa ako. Ayan, si Papa. Si Papa Jason pa naging cameraman. Sakalam. Ayan. So, ayan po. Tapos na po. Actually, marami rin nagtatanong kung kailan din daw ako interview niya. Wow, ano. Ang dami. Interview, grabe. Ang dami. Sabi kayo lang, ma-schedule mo kaya, no, Papa Dan. Sabi ko, soon. Okay po. Antayin niyo mo ako mag-upload. Ay, di pa naman ako mag-ano? Bago ma-upload yan. Oo naman. Wala, hindi pa. Matagal pa ito. Okay. Walang talent ko niyan. Ay, ito, mahal. Nakatayo na, pero mahal. Ngalay pa lang. Ayan pa yung cameraman ko. Si Papa Benty Boy. Yan. Nathan Cute, na isa po sa mga... Ayan, dito kami ngayon sa ano ni Kuya Bal. Ay, si Rab, sa birthday. Salamat po sa mga nanonood. So, nagkataon lang na nakita ulit kami ni Papa Dan dito, kaya dito tinapos niya ang akin interview. Yes! Siya yung pangalawang tao na pumunta sa diet, kaya ba? Tanungin mo kung sino ang nag-alias sa'yo ng 20 boy. Siya? O, diba? Bakit 20 boy? Lagi siya nag-binti dati. Tapos nung una-una namin magkita, sabi ko, ay, andiyan na si 20 boy. O, yan ha. O, di ba lumago? Buti, hindi ka parang insulto, hindi naman naging insulto yung dating sa'yo. Kasi 20 boy. Nagdalawang isip ako, pero... Mas doon ka nakilala na. Kinumbinsi niya ako. Nga kasi lagi kami nag-uusap niya regarding dati. Kami talaga lagi nag-uusap niyan sa mga bagay-bagay. Sa pag... Actually, siya ngayon nag-advise sa akin, ay tuloy-tuloy ko yung bibang-bibang, di ba? Kasi doon talaga ako nakilala. Ala! Kami dalawang tao. Oo, mahirap kasi yun eh. Mahirap kasi yun eh. Pagsasagutan ko siya. So nagsasalitaan ng kami ganun. Dalawang asin, dalawang tao. Yung hati, yung ano mo? Hindi, talagang dalawang karakter. Lalaking lalaki ako, tapos babae. Nandiyan ba yun sa channel, no? Oo. Sa Bebang Official ko. Bebang Official, yun yung pangalan ng channel? Second channel. Ah, second. Cute vlog ang hanapin mo. At basta mga kalingap ay asahan nyo. Hindi sila kailan.